So in this video, pakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Wallis formula. So ang Wallis formula is ginagamit again to simplify a specific form of definite integral. So yung form na yon ng definite integral is given by integral of sine x raised to m times cosine x raised to n dx with the limit from 0 to pi over 2. So, evaluating this form of definite integral, kailangan masatisfy po natin lahat ng condition dito sa form na ito. So, isa-isahin ko lang. So, yung pong variable na nasa loob ng ating trigonometric functions ng sine and cosine, mapapansin nyo, is x. So, kailangan lang po ang ating pong nasa loob ng ating sine and cosine is a single variable. At the same time, wala po siyang numerical coefficient na kasama maliban sa 1. And yun pong ating given limit is kailangan po is 0 to pi over 2. Other than that, kapag ka po hindi pi 0 to pi over 2 yan, hindi po natin pwedeng gamitin si Wallis formula. Okay, by evaluating this form at na-satisfy po natin, ito po ang ating Wallis formula. So, given m times m minus 1 times m minus 3 times m minus 5 until it reaches 2 or 1 times n minus 1 times n minus 3 times n minus 5 until it reaches 2 or 1. All over summation of m plus n times summation of m plus n minus 2 times summation of m plus n minus 4 times summation of m plus n minus 6 until it reaches again 2 or 1. So dito po, ang m natin is yung exponent ng sine and yung n po dito is yung exponent ng ating cosine. So dito po sa unang multiple natin, kailangan po nating subtract ng add numbers yung ating m at yung ating n. Kapag po yung ating na-subtract sa ating pong given exponent ay nag-reach na, naging 2 or 1 na yung kanilang difference, titigil na po tayo sa pagma-minus. Ganon din po dito sa in terms of n. And ganon din po dito sa ating denominator. So, sa denominator naman po, summation naman ng dalawa, maminusan naman natin ng even numbers from 2 hanggang kung ilan siya, hanggang ma-reach niya yung ating difference na 2 or 1. Times alpha. So, wag natin kalimutan yung alpha. So, ang value naman ng alpha na gagamitin is pi over 2. If ang atin pong exponent pareho, both m and n are positive even integers. Kapag po hindi positive even integers pareho yung ating exponent na m and n, ang gagamitin po nating alpha is 1. Okay? So para mas for better understanding, say tayo ng example. For example number 1, we have integral of sine x cosine x squared dx from with a limit from 0 to pi over 2. Kung i-evaluate po natin yung ating given function o given definite integral, so yung ating pong variable na nasa loob ng sine and cosine is simply x. So, wala naman po siyang kasamang ibang numerical coefficient maliban sa 1. At the same time, single variable din lang po yung ginamit. At the same time, yung atin naman pong limit ay from 0 to pi over 2. So, ito pong ating given example o given definite integral na ito o given function is pwede pong gamitan ng Wallis formula. Pero bago po natin gamitan ng Wallis formula, solvin ko muna po sa inyo using
yung ating regular process ng pagsusolve ng definite integral. So, dito, kailangan muna nating i-integrate yung ating given function. Then, substitute natin yung value ng upper limit minus the lower limit. So, dito sa given, parang pwede tayong gumamit ng generalized power. So, ang ating ilelet u is yung ating may mas complicated na exponent, which is yung cosine x. Let u is equals to cosine x. Then, taking the derivative of u with respect sa x, para makita lang natin kung balance yung ating function. So, magkakaroon tayo ng du, derivative ng cosine is negative sine x dx. So, ang kailangan po natin daw dito is sine x dx lang. So, yung negative, ilipat ko na sa kabila. Magkakaroon tayo ng negative du is equals to sine x dx. By substituting po dun sa ating given function, from x, gagawin natin in terms of u, magkakaroon po tayo ng yung negative du natin, o sine x dx is equals to negative du, inilabas ko na po yung negative. Yun po ang pinaka-constant natin. Then yung ating cosine squared x is naging u squared du. Okay? Then mapapansin ninyo, yung lower limit at upper limit na ginamit ko is hindi ko itinulad dito sa lower limit at upper limit ng given. Kasi ito pong limits na ito is limits with respect sa x. Ito po, pinalitan na natin yung variable ng from x to u. So, iba na po ang magiging limits nito. Kaya, i-designate ko muna po yung ating lower limit as u sub 1 and yung ating upper limit as u sub 2. Okay, so magsasay tayo ng example para dito sa mga case na ganito. So, anyway, ngayon po is i-integrate muna po natin yung u squared natin. So, ang integrate po, integral po nito is u cubed over 3. So, comes up with the answer of ang u cubed po natin is cosine cubed x over 3 times negative. So, negative 1/3 cosine cubed x. So, dito, from u, ibinalik ko na sa x. So, ang ating limit na ginamit uli is yun na uling given, 0 to pi over 2. 0 to pi over 2. So, kunin lang natin yung ating definite integral. Substitute lang natin yung value ng upper limit minus the lower limit. So, equal siya sa negative 1/3 cosine cube time pi over 2 upper minus lower negative 1 over 3 cosine cube 0. So, dito, ang cosine pi over 2 is 0. 0 cube is 0. 0 times negative 1/3 is 0. So, 0 out na itong isang ito. Dito naman, ang cosine 0 is 1. 1 cube is 1. 1 times negative 1/3 is negative 1/3 times negative. So, positive 1/3 yung ating final answer. So, gamit po yung ating process ng pag-i-integrate using generalized form, applying indefinite integral. So, kunin naman natin siya in terms naman sa paggamit ng Wallis formula. So, balik tayo dito. So, again, yun ang example natin. Evaluating kanina, so na-prove natin na pwede siyang gamitan ng Wallis formula. So, ang atin pong m dito is yung exponent ng sine, which is 1. And ang ating n is yung exponent na under cosine, which is 2. So, yung m natin dito is m, magiging m minus 1. Ngayon, ang m natin dito is 1. So, magiging 1 minus 1. So, 1 minus 1 is 0. So, papatak dito, hindi na siya mag-satisfy dun sa condition na unless o until it reaches 2 or 1. Kasi, umpisa pa lang, 0 na agad ang makukuha natin. Kapag po ganun, kopyahin nyo na lang yung simple value ng ating ginamit na exponent, which is 1. Huwag nyo na pong i-minus itong ating unang multiple na ito. So, simply, magiging
1 na po yung ating unang multiple. Then punta tayo sa, in terms of n, ang n naman po natin dito is 2. So 2 minus 1 is 1. So again, yun po, 2 minus 1 is 1. So it reaches na yung ating condition ng 2 or 1. Kasi 2 minus 1 is 1. Then punta tayo sa denominator. Sabi sa denominator, ang unang multiple ng denominator is yung sum ng dalawang exponent. Dito ang exponent natin is 1 plus 2. Then, 1 plus 2 is 3. Then, dito yung sunod nating multiple na gagamitin is sum nung dalawa minus 2. So, 3 minus 2. And 3 minus 2 is 1. So, dito, tigil na tayo kasi na-reach niya na yung condition ng until it reaches 2 or 1. Okay? Then, ano ang gagamitin nating alpha? So, sabi, dito, if m and n are both positive even integers, pi over 2. Pero dito, 1 and 2. So, meron tayong odd and even. So, otherwise, 1 ang gagamitin nating alpha. So, hindi ko na isusulat. So, by simplifying, 1 times 1 is 1, 3 times 1 is 3. So, final answer natin is 1/3. So, katulad din po siya doon sa nakuha nating sagot noong ang ginamit nating process ay yung ating indefinite tapos ginamitan natin ng definite o yung ating generalized power form. So, pareho lang din po sila ng makukuha. So, yun nga lang, mas maiksi yung solution natin ng pagginamitan natin ng Wallis formula kumpara dito sa ating regular integration. Okay? Another example, given example number 2, integral of sine raised to 4 x or sine x raised to 4 times cosine x raised to 6 dx with a limit from 0 to pi over 2. So, evaluating the function, tignan natin kung magko-comply siya dun sa gustong form ng ating para magamit natin yung Wallis formula. So, evaluating first. So, ang nasa loob naman ng sine and cosine natin is simply x. Then, ang atin naman pong limit ay from 0 to pi over 2. So, definitely, this definite integral form is pwedeng gamitan ng Wallis formula. So, ang atin pong m dito is yung 4. So, satisfying this formula, m minus 1, simply yung m natin is 4, 4 minus 1, then 4 minus 3, then 4 minus 3 is 1 na. So, tigil na tayo dito sa part na ito kasi it reaches na 2 or 1. Dito, 4 minus 3 is 1. Punta na tayo dito sa n minus 1. Ang n naman natin dito is 6. So, 6 minus 1 times 6 minus 3. 6 minus 3 is 3 pa. So, pwede pa tayong mag 6 minus 5. 6 minus 5 is 1. So, tigil na tayo dito sa 6 minus 5 kasi 6 minus 5 is 1. Punta tayo sa denominator. Denominator natin, ang unang multiple is summation of m plus n. And m plus n is 4 plus 6. So, dito, sunod natin yung summation ng dalawang exponent, which is 4 plus 6 is 10. So, 10 minus 2. Then dito, 10 minus 4. 10 minus 6. Until it reaches 2 or 1. So, 10 minus 2, 10 minus 8 pa. So, 10 minus 8 is 2. So, from dito, tigil na tayo. Kasi it reaches na yung condition ng 2 or 1. 10 minus 8 is 2. Then, ang gagamitin nating alpha is, so, 6 and 4, parehong even integer, so positive. So, ang gagamitin nating alpha is pi over 2. Okay, simplifying the equation. So, ito yung 4 minus 1 is 3, 4 minus 3 is 1. Ito naman yung 6 minus 1 is 5,
until it reaches sa 1. Then ang ating denominator is, ito yung ating summation ng 4 plus 6 is equals to 10, 10 minus 2, 8, 10 minus 4 is 6, 10 minus 6 is 4, and 10 minus 8 is 2. So dito, parang may pattern tayong nabubuo. So, baka makakatulong lang, ang una ko kasing ginagawa dito, is sinahanap ko lang yung unang multiple ng bawat given. Dito, yung unang multiple muna with respect sa m. So, ang m minus 1 natin is itong 4 minus 1, so 3. Pag nakuha ko yung 3, maminusan ko na lang yun ng 2 lagi. So, hanggang ma-reach ko yung 2 or 1. So, dito, ang una kong nakuha is 3. 3 minus 2 is 1. So, tigil na ako dito. Punta na ako sa n ko. Ang n ko naman is 6 minus 1 ang unang multiple, which is equals to 5. Yung 5, maminusan ko lang ng maminusan ng 2 hanggang sa ma-reach ko yung 2 or 1. So, 5 minus 2 is 3. 3 minus 2 is 1. So, tigil na ako doon. Ganun din sa denominator. So, ang unang multiple po sa denominator is yung summation ng dalawang exponent, which is 4 plus 6 is 10. Dito, maminusan ko lang lagi siya ng 2. So, 10 minus 2 is 8. 8 minus 2 is 6. 6 minus 2 is 4. 4 minus 2 is 2. So, it reaches 2 or 1. So, tigil na ako dito. Then, multiply lang natin yung ating alpha, which is pi over 2. Then, by simplifying the equation, final answer natin is 3 over 512 pi. Okay, taking another example, example number 3. Given is integral of sine 5x times cosine 5x. Sine 5x raised to 5 times cosine 5x raised to 3 dx with a given limit of 0 to pi over 10. So, evaluating the function, ang nasa loob po ng ating sine and cosine is 5x. So, sabi natin kanina, kailangan ang kanya pong numerical coefficient ay 1 lang. Dito, sinamahan tayo ng 5. So, definitely, hindi natin pwedeng gamitin ito, ang definite integral na ito, na form na ito, ng Wallis formula natin. At the same time, yung ating limit is from 0 to pi over 10. So, kailangan daw yan is 0 to pi over 2 para magamit din natin yung Wallis formula. So, dito, hindi agad natin pwedeng gamitan ng Wallis formula. So, subukan nating i-convert muna itong ating nasa loob ng trigo function na 5x. I-reduce natin into a single variable with a numerical coefficient na 1. So, dito, kung i-lelectio natin yung ating 5x, sasubstitute natin yung 5x as u. So, magiging single variable na siya. At the same time, 1 na yung numerical coefficient. Diba? Kung gagawin na natin u, yung ating 5x. Then, para mabalance po yung ating given, kailangan kuhanin natin ang derivative ng u with respect sa x. So, taking du with respect sa x, so derivative ng 5x is 5. So, magkakaroon tayo ng du is equals to 5 dx. So, dito, dx lang given, yung 5 ilipat na natin sa kabila. So, magiging du over 5 is equals to dx. So, ngayon, isubstitute na natin yung ating value ng u in terms of x para maging single variable yung nasa loob ng mga trigo functions natin. So, integral of, magiging integral of sine u raised to 5 times cosine u raised to 3 na. Ang dx natin is du over 5. Ngayon, ang ating limit, gaya na sabi ko kanina, hindi na natin pwedeng gamitin yung ating limit na 0 to pi over 10 kasi itong limit na ito is with respect sa x. Lahat po ng ating variable dito is in terms of u na. So, hanapin natin yung bagong lower and upper limit natin. So, ang lower limit, dinesignate ko as u sub 1
and yung upper limit is dinesignate ko as U sub 2. So, by simplifying muna yung ating function, so, inilabas ko lang yung ating constant, which is 1 over 5. So, ang natira sa loob ay sine u raised to 5, cosine u raised to 3, du na lang. And yung ating u sub 1, para makuha natin, yung u sub 1 ang lower limit in terms of u, i-substitute po natin yung x is equals to 0. Yung 0 po dito is yung ating lower limit with respect sa x. So, at x is equals to 0, i-substitute natin dito sa ating equation na ito, yung u is equals to 5x natin, para makuha natin yung ating lower limit ng in terms of u, o yung ating u sub 1. So, u sub 1 is equals to 5, ang x natin is 0, so 5 times 0 is 0. And at x is equals to pi over 10, ito naman yung ating upper limit with respect sa x. So, x is equals to pi over 10, i-substitute din lang natin sa equation ng u is equals to 5x natin. So, 5 over 10 is 1 half times pi is pi over 2. So, u naman ang upper limit ng ating in terms of u o yung ating u sub 2. So, we can say na ang lower limit natin is 0 to pi over 2 na. So, re-evaluating this function, so, tingnan natin yung ating variable na nasa loob ng sine and cosine. So, yun na. Simply, single variable and ang numerical coefficient na kasama is 1 na lang. Tapos, yung ating limit is, kung titingnan nyo, naging 0 to pi over 2 na. So, satisfying the conditions of the given definite integral form, pwede na natin gamitan ng Wallis formula itong ating function na ito. So, kopyahin ko lang yung ating function constant sa labas. Then, ang ating m dito is yung exponent ng sine, which is 5. So, 5 minus 1 is 4. 4 minus 2 is 2. So, it reaches 2 or 1. So, tigil na ako dyan. Then, punta naman ako sa exponent ng cosine, which is yung n ko. So, magiging 3 minus 1 is 2. So, it reaches 2 na din agad. So, tigil na ako dyan. So, punta naman ako sa denominator. So, sa denominator, ang unang multiple ay yung summation ng dalawang exponent. So, 5 plus 3 is 8. So, dito, mag-minus na lang uli ako ng 2. 8 minus 2 is 6. 6 minus 2 is 4. 4 minus 2 is 2. So, it reaches 2. So, tigil na ako dito sa multiple ko na 2. Then, ang alpha natin is parehong add. So, hindi na satisfy yung pi over 2. So, ang gagamitin nating alpha is 1. So, by simplifying the given equation, it is equals to 1 over 120. Okay? Okay, another example. Example number 4. Given integral of x squared times quantity a squared minus x squared quantity raised to 3 halves dx with a limit from 0 to a. So again, napakalayo dun sa ating definite integral form. So, ang ating limit din is from 0 to a. So again, hindi natin siya pwedeng basta gamitan ng Wallis formula. Pero, in order for us to solve, gamitan natin siya ng trigo substitution. So dito may makikita kayong pattern ng trigo substitution, which is a squared minus x squared, which is in the form of a squared minus u squared. So kapag ka a squared minus u squared, ang ating gagamitin is sine. So, let sine theta is equals to u over a, which is ang u natin is simply x. Diba, u squared is equals to x squared.
taking square root of both sides, so magiging u is equals to x na lang. Ganun din dito sa a squared. So, taking square root of both sides, o magiging a na lang. So, u over a, so magiging ganito yung ating equation. Sine theta is equals to x over a. So, taking the equation with respect sa x, in terms of x, so magkakaroon tayo ng, so ilipat lang natin yung a sa kabila, so magkakaroon tayo ng x is equals to a sine theta. And dito, pwede natin kuhanin na yung derivative ng x with respect sa theta. So, dx is equals to constant ang a times derivative ng sine theta is cosine theta d theta. Then dito, kailangan nating masatisfy o ma-form yung ating x in the form of this. So, kailangan natin dito, i-squared muna yung x. So, taking squared both sides ng equation na ito, makukuha natin yung x squared. So, yun, x squared. So, dito sa kabilang function, naging a squared times sine squared theta na. So, tapos dito, kailangan nating minusan yung a squared ng x squared. So, magiging a squared minus a x squared na, sa kabila, magiging a squared minus a squared sine squared theta. So, dito, labas natin yung common, which is a squared. So, a squared, ang natira na lang sa loob is 1 minus sine squared. And 1 minus sine squared is cosine squared. Okay? Then, ito na po yung ating a squared minus x squared. Pero ang kailangan natin dito sa given function is naka-raise pa sa 3 halves. So, by raising both sides by 3 halves, so magkakaroon tayo ng a squared minus x squared raised to 3 halves is equals to ang a squared times a squared raised to 3 halves is simply a cubed. So, ang cosine squared raised to 3 halves is simply cosine cube theta. So, meron na tayong a squared minus x squared 3 halves. So, pwede na natin i-substitute doon. Meron na tayong dx, which is ito. And meron na tayong x squared, which is ito. So, lahat i-convert natin in terms of theta. From x, gawin natin lahat theta. So, magiging integral of ang x squared is equals daw sa a squared sine squared theta. Then, ang a squared minus x squared raised to 3 halves is equals daw sa a cubed cosine cubed theta. At ang dx daw natin is equal sa a cosine theta d theta. So, ang atin pong magiging limits is, hindi pa natin alam, so designate lang natin as ang lower limit is theta 1, ang upper limit is theta 2. So, dito, i-substitute natin o ilabas muna natin lahat ng constant. Ang constant natin dito is a. So, a times a cubed times a squared is a to the 6. Then, ang natira na lang sa loob is integral of sine squared. Ito naman, cosine cubed times cosine is cosine to the 4th. Then, ang value ng theta 1 and theta 2 is hanapin. Ang theta 1 at x is equals to 0. So, kunin natin yung value ng theta. Nasaan natin kukunin ang value ng theta? So, pwedeng dito sa sine theta is equals to x over a na ito. By transferring yung sine sa kabilang equation, so magiging theta is equals to arcsine over x over a. So dito, substitute natin yung x which is equals to 0 doon. So maging 0 over a which is equals to 0. Arcsine 0 is 0. Okay? This is our theta 1 which is yung ating lower limit in terms of theta.
So, at x is equals to a naman. So, upper limit naman ng x ang ginamit. X is equals to a. So, ang upper limit natin, which is theta 2, is dito pa rin natin kunin. Yung x dito, i-substitute natin yung a. So, magiging a over a. So, a over a is 1. Arc sine of 1 is 90 degrees. Or simply, kung nakaradian, is pi over 2. So, ang ating lower limit with respect sa theta is 0. Ang upper limit naman natin ng theta, which is theta 2, is pi over 2. So, re-evaluating uli yung ating definite integral form. So, ang nasa loob ng ating sine and cosine is single variable and one lang ang numerical coefficient, which is yung theta natin. And yung ating limit is from 0 to pi over 2 na. So, satisfying the form, pwede na natin siyang gamitan ng Wallis formula. So, una, kopyahin ko lang yung constant ko sa labas, which is 8 to the 6. So, ang m natin dito is yung 2. 2 minus 1 is 1. Then, dito, 3. 4 ang ating n. So, 4 minus 1 is 3. So, minusan ko lang ng 2. 3 minus 2 is 1. So, tigil na ako rin sa m. Punta na ako sa denominator. So, summation ng dalawang exponent. So, 2 plus 4 is 6. So, dito, minus 2 ko lang uli. 6 minus 2 is 4. 4 minus 2 is 2. So, reaches until it reaches 2. So, tigil na ako dito. Then, alpha. Ang alpha na gagamitin, kung mapansin nyo, ang given ay parehong positive, even, integer. So, ang alpha na gagamitin ay pi over 2. So, simplifying the equation, so, ang ating final answer is pi times 8 to the 6 all over 32. Okay, another example. Example number 5. Given the integral of square root of 1 minus square root of y dy with a given limit from 0 to 1. So again, hindi natin siya pwedeng gamitan ng Wallis formula kapag ka nandyan pa sa ganyang form. Anyway, in order for us to solve that equation, pwede natin siyang gamitan uli ng trigonometric substitution. So, dito, kung mapansin natin, 1 minus square root of y, pwede natin siyang isatisfy para magkaroon tayo ng trigonometric substitution. Pwede natin maging 1 minus u squared o a squared minus u squared. Ang a natin, ang a squared natin is 1, so ang a natin is 1. Ang u natin dito, ang u squared natin bali dito is square root of y. U squared is equals to square root of y. Then, para makuha natin yung u, is square root natin both sides. So, square root of square root is fourth root. So, ang sin theta natin, let sin theta, kasi a squared minus u squared. So, sin ang gagamitin. Sin theta is equals to u over a. Ang u natin dito is naging fourth root of y na, all over 1. Okay? So, pag kinuha natin yung equation in terms of y, magkakaroon tayo ng y is equals to sin theta raised to 4. So, inilipat lang natin sa kabila yung 1. So, 1 times sin theta is sin theta. Tapos yung fourth root dito, taking raised to the 4 both sides. So, magiging sin raised to the 4th. Ito naman, magiging simply y na lang. Kaya, naging y is equals to sin theta raised to 4. Taking derivative of y with respect sa theta, just to balance out yung ating equation, so, baba ang 4, minusan ang isa, sin cube, tapos taking the derivative of nasa loob, which is yung sin theta, cosine theta, so, d theta. So, ito, substitute natin dito sa form na ito.
So, integral of square root of 1 minus y. Square root of y. Ang y natin is sine to the 4th theta. Taking square root of y, magiging sine squared theta na lang. So, ang ating magiging function is square root of 1 minus sine squared theta. And ang ating dy is equals to 4 sine cube theta cosine theta d theta. And ang ating gagamiting lower limit is kailangan naka-theta na. So, let natin as theta 1 ang lower limit and theta 2 is yung ating upper limit. Then, ilabas lang muna natin yung constant. Constant natin dito is yung 4. Okay? So, meron ditong S. So, typo lang ito ha. Tanggalin na natin yung S dito. So, dito galing yon. Theta, walang S. So, tanggalin na lang natin yung S dito. So, 4 integral of, so ito, 1 minus sine squared is cosine squared. Square root of cosine squared is cosine na lang. Cosine times cosine is cosine squared theta. And dito, natira na lang is sine cube theta d theta. And ang atin pong theta 1, kunin natin at x is equals to 0. Oh, y pala, in terms of y pala ito, with respect sa y. So, at y is equals to 0, which is yung lower limit ng function y. So, kunin natin yung theta. Saan natin uli kukunin ang theta? So, dito na lang sa sine theta ito. So, equals to 4th root of y over 1. So, transferring uli yung ating sine sa kabila, maging arc sine. So, theta is equals to arc sine of 4th root of y. And, ang y natin is 0 daw. So, 4th root of 0 is 0. Arc sine of 0 is 0. So, ang theta 1 natin is equals to 0. Then, at y is equals to 1, yon 0 yung ating lower limit ng t ng theta. Then, at y is equals to 1, upper limit ng function y, substitute din natin dito. So, 4th root ng 1. Ito, 4th root ng 1 is 1. Arc sine ng 1 is 90 degrees or simply pi over 2 kung naka-radian. So, ang theta sub 2 natin is pi over 2. So, yun. So, ang ating magiging limits is from 0 to pi over 2. At the same time, kung titingnan natin yung variable sa loob ng ating function, is satisfied na rin yung ating form. So, gamitan natin ang Wallis formula. So, kopyahin ko lang ang yung ating constant sa labas na 4. So, dito. So, nauna ko is N. Ago M. So, kahit naman magkabaligtad yan, basta satisfy natin yung ating Wallis formula. So, dito, ang ating N ang inuna. So, 2 minus 1 is 1. Dito naman, 3 minus 1 is 2. So, pareho, it reaches 1 or 2. All over, so yun, sum ng dalawa, 2 plus 3 is 5. So, 5 minus 2 is 3. 3 minus 2 is 1. So, ang ating gagamiting alpha is 1. Kasi isa ay add. So, times 1. So, ang ating pong final answer is 8 over 15. Okay, that's all. Sana naman ay may natutunan tayo sa ating topic. Thank you and God bless.